Sirigo na nagdala sa akin dito, kaya dito na ako titira. Dinadala ni Rigor si Lena sa bahay niya para doon na tumira. At nagtanong si Camille kung sino ang kasama niya. Sinabi niya na siya si Lena, ang bagong asawa ni Rigor. Maya-maya ay umuwi si Marites at nagulat ito sa nakita nito na nandoon na sa bahay niya si Lena. Kaya sinampal niya ito ngunit nakita ito ni Rigor. Kaya naman ay sinampal siya ni Rigor at sinabi ni Rigor na doon na raw siya tumira. Dahil Bontes ito at anak niya raw ang dinala nito, hindi nagkaimik si Marites sa narinig nito, kaya naman ay wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na doon na si Lena tumira. At nalaman ito ng mga anak nila at nagalit ang mga ito. At ito namang grupo ni Losyo ay naghanda para salakitin ang bodega ng mga ngunit pagpunta nila ay inaabangan sila ng mga tauhan ni Ramon. At pinagbabaril ang mga ito, samantala patuloy pa rin ang paghahanap ni Agustos kay Amanda at Supremo. Ngunit ito namang grupo ni Supremo ay naghanda kung paano nila makaganti kay Agustos sa kasalanan nito sa kanya. At ito namang si Mang Marzang at Aling Neta ay tinanong si Marites kung nasaan si Tanggol, baka raw nandoon si Makang. Nangako naman si Marites na kung sakaling makita niya ito ay sabihin niya ito sa kanya. Nakita naman ni Neta na wala nang nagtitinda sa pwesto ni Tendeng at Noy, kaya naman ay sila muna ang magtinda roon para makaipon ng malaking pera para magamit sa paghahanap ni Makang. Samantala patuloy pa rin ang pagdurusa ni Roda sa pagkawala ng kanyang malaking pera pangbili ng bahay. At balik pagtitinda siya ulit sa palengke, dagdag pa niya na walang ibang sisihin kundi si Tanggol. Sapagkat alam niya na simula nang labas si Tanggol ng kulungan ay nagsimula na naman ang kamalasan niya at si Tanggol raw ang may kasalanan. At narinig naman ni Marites ang kanyang sinabi, kaya naman ay sinabi ni Marites na huwag manghusga dahil hindi naman raw si Ruda sigurado sa binibintang nito. At ito namang si Tanggol at Pablo ay naglaban sa paglalaro ng bilyar at tumaya si Pablo ng 6 million. Ngunit akala ni Pablo manalo siya ngunit natalo siya rito. Walang nagawa kundi bumayad si Pablo, pagkatapos ay umuwi na sina Tanggol at Bubbles. Maya-maya ay nagpunta ang mga Sega sa karinderiya sa lola ni Bubbles at nanangil ng 1,000. Ngunit si Bubbles ang kaharap nila, kaya naman ay senepon ito ni Bubbles. At nakita ito ni Imong ang mga pangyayari, kaya naman ay tinawag niya si Tanggol para tulungan si Bubbles. Kaya naman ay lumipad si Tanggol muna bintana patungo sa kinaroroonan sa mga Sega at binogbognag ang mga ito. Maya-maya umalis ang mga ito at nangako na hindi na sila paniningil sa kanila at hindi naman gugulo. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Aabangan natin ang susunod pang episode, kaya huwag kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell para palagi kang updated. At kung nagustuhan naman ito ay huwag kalimutan mag-like, share and comment.